Hi guys, welcome dito sa Santaro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Oh, the devil in reverse, and we have here the king of pentacles. Maybe it's in reverse, so medyo may pinagdadaanan ka ngayon, hindi ka comfortable right now, hindi ka feeling secured, pwede materially, financially, or else emotionally in your relationship or in your love life. Pwede din na ungrounded yung or not stable, no, yung situation mo ngayon or yung pakiramdam mo ngayon, no? Pwedeng emotionally yung feelings mo, yung situation mo ngayon, pwedeng ganon. And with the devil in the reverse here, actually hindi ka komportable na nawala, pwedeng addiction mo to na nawala, no? That's why you feel uncomfortable, no? Dahil nakasanayan mo na yan kung meron ka addiction na nawala or devil, any devil or excessive kung ano man itong devil na to. Ano ba itong devil na to na natanggal sa'yo, na wala sa'yo? What's the devil here in reverse? Ah, yun yung papalungkot sa'yo. Yun na yung naka-recover ka na sa sadness, sa kalungkutan, yun na nga yun, sa pagmumukmok, sa panghinayang, sa regrets, yung ganyan. Pero ganun talaga pag may shift, pag may changes sa buhay ng isang tao. Pero that's a good sign, no? That's a malaking bagay na sa'yo na natanggal itong pwedeng yan, itong devil. Ano ba to, devil ba to na demonyo? Yung natanggal sa'yo, demonyo? Parang sinamantala. No, it's not a demonyo. Pwedeng addiction or obsession sa paghangad na magkaroon ka ng masayang pamilya, yung obsession na isip ka, nag-isip na masaya kayong magkasama, na dapat ay maganto ganyan, puro ka panghinayan, dapat kasama mo na siya, dapat kasama mo siya palagi, ganun, na dapat masaya kayo, na mamuhay ng masagana, abundant, kumpleto, ganyan, yung mga times na puro ka panghinayang, no, na dapat kasama ko na yung person ko, dapat ganito ganyan, kung hindi na kami naghiwalay, yung mga ganun ba. So nawala sa iyo yun, naka-recover ka na from those negative emotions yan, no, parang obsession, na obsessed ka sa binivision mo or sa ini-imagine mong buhay with your person sana, yung ganun. So more information sa iyo, your main energy. What's your main energy? Ay, may gusto kang balikan? Kasi, hiwalay ka. Possible na hiwalay ka sa person. Yeah, hiwalay ka. And gusto mong balikan? May gusto kang balikan? Anything. Ano itong gusto mong balikan? Yung hindi ka heal. Gusto mong balikan kasi hindi ka komportable na hindi ka nag-i-emote, ganon. Gusto mo to nag-i-emote ka, ganon. Gusto mong balikan, or maybe, this is a person. Is it your person? Hindi. Itong situation na to, hindi ka komportable, nasanay ka na ka ganyan-ganyan. Huwag mong pangarapin ito kasi negative to, no? Ito, negative to. Yung puro ka panghinayang, parang naglulugmok ka, puro ka panghinayang na pwede, kung pwede mo lang pabalikin yung oras, yung mga times na, yung mga gantong situation, sayang yung oras mo. Instead na mag-grow ka and you will move forward, yeah? And be practical, focus on the reality, on now and on the future, not on the past. Kasi, hindi ibig sabihin nakalimutan mo yung person mo, no. You can start again, no? Kung may nasabi ka man na kung may mga regrets ka sa nasabi mo sa person mo na kung pwede lang pabalikin mo para hindi mo nasabi, or kung may nagawa ka din, hindi na yun may ipabalik, no? Sayang yung luha mo, sayang yung panahon mo kaka, emote, sayang yung
yung oras, guys, no? Instead na mag-start kang muli, no? Or mag-start kayong muli ng person mo kung pwede pa naman, no? Kung pwede, no? Kung pwede pa naman. Walang imposible kahit na sabihin mo kung may karelasyon na yung person mo dahil sobra kang hinayang, no? Pwedeng ganon. Kung may iba na siya ngayon at kung parang imposible na dahil dahil sa situation, sa marami nang bago sa inyo or lalo na kung nagbago yung person mo, pero there's no impossible kung mahal mo yung person mo at kung para kayo sa isa't isa. So don't waste your time, your energy, your effort on this useless. It doesn't serve you. It will only make you weak and hindi ka magiging masaya. Huwag mong balikan to. So ayan, yung hindi ka mag-heal, binabalansa na ngayon eh. Tinanggal na nga sa'yo yung negativity na yan eh. Gusto mo yung feeling na parang obsessed na obsessed sa person? No. Kaya tinanggal yung obsession yan, hindi yan healthy for you. No? Hindi ka makakapag-move forward. Okay? You need to take action. Be practical. No? Hindi kailangan na mag-emote-emote. Ano mapala mo dyan? Masatisfy yung emotion mo sa pag-emote-emote. Yun lang, masatisfy yung emotion mo. Tapos parang feeling healed ka, pero actually you're not healed. No? Pag ganito yung energy mo, upright. Yung iiyak mo saglit, tapos na-heal na, maganda na yung pakiramdam mo. No, it will not satisfy you. Actually, it will not heal you fully. Pansamantala lang yun. Tama lang to, huwag mo nang balikan to. Yung hindi ka healed na unstable ka, ay huwag mong balikan yan. Yung parang nawalan ka ng confidence, na talaga hindi namdam mo yung pagkawala ng person mo, no, nagkaroon ng breakup na nawala siya sa buhay mo, huwag. Kasi, what you need to do is to take an action, a practical move, a grounded action, no? Be practical, be realistic, no? Kasi yung mga ganitong energy, yung paimot-imot, pagka mga sad times, gusto mo yung palagi kang sad, yung may mga nawala sa'yo, yun na lang ang gagawin mo, magpanghinayang. You can start again with your person, you can start a relationship again. No matter what, kahit ano pa yung situation ngayon, kahit ano pa yung mga nagbago sa inyo. So, ayan, pag para kayo sa isa't isa, babalik at babalik yung person mo sa'yo. No? Don't waste your time sa pag-emote at pagiging nega. So, ano pang energy mo ngayon? Ano pang main energy mo ngayon? Hindi mo masatisfy fully yung sarili mo sa pag-emote. No? Sa panghinayang, sa pag-imagine. Oh, tingin mo, fulfill ka using your imagination, nakasama mo yung person mo, na masaya kayo magkasama. No! Ma-fulfill ka, you will truly fulfilled, you will be truly fulfilled if you are with your person, if you're with your person in reality, not in your imagination. Don't be a superficial person. Ganon. So, ano ba ang dapat mong gawin? What you should do? Let's ask this card. 9 of Wands, Page of Swords, and Ace of Swords. Kasi, ano kay? Nagsasaya ka ng panahon eh. Pabalik-balik kay, ulit-ulit kay. No? Gusto mong pangbalikan ito, yung gantong situation. Yung parang, wala kang ginagawa, natingga ka na sa kaka-way, no? Kaka-way, kung ano ba ang dapat mong gawin, mag-emote muna bago mag-take the action, hanggang sa lumipas ng panahon, hanggang sa pumuti ang buhok mo, walang nangyari sa inyong connection, mga ganon. So, ayan, what you should do here is, labanan mo yung fear, yung nervyos. You have fear here na dapat mong ma-surpass, na dapat mong mapagtagumpayan. Dapat mag-succeed ka na yung mga fear na to, yung mga blockages and nerviousness, no? And yung mga naramdaman mo na parang you can't, na parang you need to protect yourself all the time. You need to defend yourself. Yung parang may trauma ka. You need to overcome your traumas and your nervous.
Yun ang dapat mong gawin dito. Ma-overcome itong mga to. At mag-succeed na, makapag-simula na. You will be victorious over these traumas and nervous. Any blockage, no? Between the two of your person. So, umpisa lang yan. I think sa umpisa lang yan, makikita mo yung mga blockage, yung mga negative. Na parang, ay, imposible. Madami na lang nagbago. Madami na ano, pwede ko naman ipabalik. Hindi mo naman ipabalik yan. Kung may nasabi ka in the past, so it's up sa person mo. Nasa person mo yan, it's up to your person if he or she will forgive you. And if he or she will accept you. No matter what you have said in the past, what you have done in the past, yeah. Kung ano man yung nasa person mo yan. Kung may mali ka man na nagawa, kung may pagkakamali ka, kung may mga regrets ka, may nasa person mo yun kung if he or she will accept you sa lahat ng mga pagkakamali mo, sa mga failures, or sa parang na-disappoint mo yung person mo, mga ganon. Yeah, nasa person mo yan. Don't be fearful. Be fearless. And like this, maging sharp yung isip mo, be intellectual, logical, and you see the path straight, not yung parang ang daming blockage. Clear your path. Don't block your path towards your happiness and your wish fulfillment life. Yung ina-wish mong buhay ba? Na you will feel truly fulfilled. Ano pa ang energy mo ngayon? See. Dito kaya. Kuha tayo ng energy dito. What's your energy now? What's your energy now? Faith. You have faith. May faith ka naman pala eh. You have faith now. Maybe sa connection ninyo ng person mo, sa sarili mo, sa itaas, no? And ano pang energy mo yun? So, nagkakaroon ka na ng faith. So, there's no impossible if you have faith. No? Lalo na kung mabuti naman yung intention mo. No? Gagabayan ka niyan. No? At tutulungan ka. Kung mabuti naman yung intention mo. Kung if you want to have your person back. Or if you want to be happy in life, no? Ano pang energy mo ngayon? Your faith. Kung talagang person mo naman yun eh. Kung nagkaroon nga naman ng relationship sa inyong dalawa eh. Yeah. At kung nagmahala naman talaga kayo, diba? Kung hindi mo lang naman siya illusion eh. Kung may talagang may relationship kayong dalawa. No? Kung nagkaroon kayo ng relationship, ibig sabihin, nagmahalan kayong dalawa. So, yan. This is you. You feel everything. Parang napaka-sensitive ng feelings mo. You feel every inch of your body. basta maano ko ngayon, may pagka-sensitive. No? Yun ang nafe-feel ko dito. More information sa'yo. Ano pang energy mo yan? Oh, nagiging parang caring, understanding, loving. Parang you want to offer something with your heart, with a pure intention, ganyan. Ano pang energy mo ngayon? Ano yung embody mo energy? Dito sa card na to. The counselor. So, magaling ka mag-counsel. Vast your knowledge mo. Pwede ganyan yung mga alam mong information and ideas or whatever. So, yan. So, ano ang madarating sa'yo? Ano ang madarating sa'yo? Five of Swords. Ano itong Five of Swords na darating sa'yo? Oh, Three of Cups in reverse. Pwedeng yung person mo na ilang beses kayo naghiwalay. Or, yeah. And now, is it your person, itong Five of Swords na to? Person mo ba to? Yan ba yung person mo, yung ex mo dati? Siya nga. Siya yan. And,
Para bang kapanggulat itong person mo. Merong tinatago na malaking Zorshan, inner. Meron siyang huge secret, no? Meron siyang huge secret. Pwedeng siya lang nakakaalam, ganun. Na lalabas niya ng katotohanan. Pang ganun. Or maybe malalaman mo din totoo. There's a huge secret. A huge secret. And parang may mga tower pa. There's parang protected yung secret na yan eh. Pero possible malalaman mo yun soon sa person na to. And may pagka-secretive din yan. Maybe sometimes. Yeah. And yeah, it's her person's energy na may pagka believe ito sa sarili niya. Hindi ito magpapatalo. Hindi magpapalugi. Mga ganyan, no? Kunwari ay inagaw ko ng iba sa kanya. Kunwari lang, no? Gaganti siya. Yung ganun. Babawiin niya yung kanya. Yung mga ganun siya. Yun ang nakukuha ko dito sa energy ng person may. With the moon, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ano ang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Feelings. Actually, nagmamatigas. Powerless. Confused. Situation ninyong dalawa, no? Para bang hindi niya alam kung next na mangyayari sa inyong dalawa. Paano ba talaga yung mga parang unknown sa kanya, no? Unknown sa kanya yung situation nyo. Yun ang feelings niya, yun ang naramdaman niya na parang hindi niya kailangan mag-take ng action kasi hindi niya alam kung ano yung gagawin niyang action eh. Kung anong gagawin niya eh. So that's why, ang tingin mo ay baka iniisip mo nagmamatigas yung person mo. Pero para bang hindi niya alam kung saan siya susugod, kung ano yung gagawin niya. Kasi maybe yung situation niyo is confusing, no? Ganon. Feeling powerless when it comes to situation nyo na parang wala siyang power, no? Wala siyang unstable. Na hindi siya ganon ka, strong sa puso mo. Ganon yung mga tingin niya na parang wala siyang control, no? Situation yung dalawa. So, ano pa ang feelings ng person mo sa ngayon? Mahal ka ba ng person mo na yan? Yun lang, kay hindi. Hindi. Hindi kanya mahal. Pero may care sa'yo yung person mo. May care siya sa'yo pag nasasaktan ka. Pag ginagawan ka ng deceit. Or pag naisahan ka ng iba, may care siya sa'yo. Yes. Kung i-betray ka ng iba, may care siya sa'yo. Yeah. Ayaw niya din masaktan ka. Ayaw niya ma-deceive ka ng iba. Kahit pa paano may care siya sa'yo. Ano pa ang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Gusto niya mag-start. No, dinidesire niya na mag reach out sa'yo. Na makapagsimula kayong dalawa. That's why gusto niya mag-reach out sa'yo. Yung makapagsimula kayong dalawa or gumawa siya ng practical action. Yan ang mga taong umasinso. May growth. Kasi practical, no? Grounded. Talagang may action, no? Gusto niya makapagsimula kayo ng new beginning from the start and then you can grow that, no? Kahit sa communication muna and then mag-grow na mag-grow yung inyong connection ulit, mag-grow and then patuloy na mag-grow yung ganyan, yung merong growth
And dati ba minahal ka ng person mo na yan? Dati minahal ka niyan, malamang, no? Minahal ka niyan kasi pahalang yan. Malamang minahal ka yan talaga dati, or nag-overthink pa ngayon sa'yo dati. Na-obsess ba sa'yo dati ang person mo? Pwedeng hindi. Hindi siya na-obsessed. Ano lang ang tawag doon? Bakit siya nag-overthink sa'yo? Dahil dumaan kayo sa problema? Challenging times? Yeah, dahil dumaan kayo sa problema. Sa challenging times. That's why parang na-stress siya, na-depressed, nag-overthink, parang hindi makatulog. Kahit natutulog siya, parang lutang, kalutak ba? Parang papel yung katawan niya. So, yan. Ano ang feelings mo yon sa person mo? Your feeling is towards your person. Ano, ka-recover ka na sa heartbreak? In fairness, ha? Yun na nga yun, guys, eh. It's a start, no? For change. You can start. Kasi, ayan o, naka-recover ka na din. And itong person mo gusto din naman na makapagsimula kayo ng something stable, grounded na relationship na may growth. So, ibig sabihin, itong person mo seryoso, no? Seryoso to. May consistency. Mag-ano yan, maging consistent yan. Kasi gusto niyo ng growth, eh. So, simulan niyo yung dalawa. So, ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Seven of Swords. What's with the Seven of Swords here? So, iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Oh. Kasi nang hinayang to, eh. Sa kahit maiksing panahon lang na nagkaroon kayo ng relasyon, nang hinayang to with the Page of Cups. Hindi naman ganun kalalim talaga yung naging relationship niya, or hindi ganun katagal siguro. Pero nang hinayang siya, no? Gusto niyo makapagsimula kayo muli talaga ng relationship, na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Niisip niya na may kailangan siyang takasan. May kailangan siyang yung parang pa-sneak away ba? Para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Or kailangan niyo yun both. Or parang pa-hide na relationship, no? Para ano? Para magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Para continuous. Kumbaga, yung relationship niyo patago. Or pa-hide yung hindi malaman ng iba, no? Yung parang pa-sneak pa. Or kahit magkita-kita kayo, yung ganyan, paminsan-minsan, yung ganyan. Pero continuous naman. And then, para magkaroon ng balance. Or else, patago eh. Yung hindi nyo kailangan ipaglandakan. Hindi nyo kailangan ipaalam sa iba yung relationship nyo. It's because, para mag-continue, kasi alam nyo yung iba, guys, yung relationship ng iba na udlot. Diba yung plano ng iba na udlot? Kasi dahil sa evil eye. Dahil sa yung utak ng iba talaga, alam nyo, may mga negativity kasi yan eh. Alam nyo, yung negativity, galing sa tao yan. Yung utak ng iba, alam nyo, inggit kasi. Inggit, nandyan yan. Nandyan yung inggit talaga, no? Common, parang ang daming tao na ganyan mag-isip. Na halos palang blockan nila yung success sa relationship ng iba, sa career, sa kapirahan ng iba. Alam nyo yung ganun. Hindi naman siguro lahat, no? Dahil ang iba ay kumbaga binild na rin yung sarili nila, mature na mag-isip. Yung iba naman na hindi na ganyan mag-isip, yung mga toxic ba, na toxic mag-isip at negative, hindi nalabas ng negativity, yun yung mga tao nga mga ano na, yung nasa right path, no? Yung kung tawagin yung mga taong right use, ayaw mag-interfere sa buhay ng iba. Hindi, focus lang siya sa sarili niyang growth, buhay. Eh, meron marami kasi, guys, mas marami ang mga toxic at negative na mga tao, eh. Yung sinusunod at pinapakinggan yung inggit. So, kahit hindi man yan sila magsalita, yung iba hindi talaga makatis yan.
mag-curse talaga yan. Naingit lang yan ha. Mag-curse or kung gagawa pa nga yung iba ng scheme eh. Para hadlangan yung or wasakin yung happiness ng iba eh. Yun ang evil na. No? Pero yung sa isip lang na parang nainggit, normal lang yun, no? Normal lang yun. Karamihan kasi madaming ganyan, pero it's not right, no? Kaya nga yung mga righteous na tao, iniiwasan yan. Ayaw nang ganyan. Ayaw nila mag-isip ng ganyan. Kasi alam nila kasalanan yan. No? Alam nila kasalanan yan, yung mainggit ka sa kapwa mo. Kasalanan yan, guys. No? Sabihin ng mga taong inggitira, ay, hindi kasalanan, yung natural sa taong inggit. Kasalanan po yan. Oo, natural sa tao yung makaramdam ng inggit, but yung mag-curse at yung pag-initan mo, pag-fukusa mo yung inggit mo sa kapwa mo, ayun ang kasalanan. Nasa tao yan eh, kung paano niya dalhin. Yung evil na talaga yun, yung gumagawa ng mga schemes para destroy yung happiness ng iba. See? Yun ay ma-evil, yun ay yung pag-evil, yun na yung napaka-sama. Ibig sabihin, makasalanan na talaga yun. Evil, malala pa yun sa masamang tao. Malala pa yun sa masama. Na? Evil na yan eh. So yan, 8 of Pentacles. And saan na pupunta yung evil? Saan pa ba? Sa nagliliyab na apoy. Sa nagdadagat-dagat ang apoy. Kasi evil na eh. Yan ang evil. Ganun yung mga evil. Mahilig yan siyang gumawa ng mga schemes para i-destroy yung happiness ng iba. Yung pinaghirapan ng iba. Yan ang mga evil. Yan yung mga evil yung gumagawa ng mga pang-harm na. No? Because of their invade. Their envious. Madalasan invade ang dahilan. No? Yun na parang nagigimitsa. No? Ng kanilang mga paggawa ng plano, no? Nawasakin yung happiness ng iba, yung mga pinaghirapan ng iba o yung ibang tao. Ganyan sila. So ayan, yung gagawa ng scheme, plano, yun yung evil, yung mga para manghalit dahil lang sa inggit, sa invade. Yan. At dahil sa so, furious sila dahil sa ko. Ay, nako. So, yan, explain ko lang, guys. So, itong person mo. That's why, para mag-continue, para tuloy-tuloy. So, kung merong madaldal sa inyo, madali kayong maka-akit ng inggit, ng mapanghalit. Kasi iba-iba yung tao. Merong iba na wala nang pakialam sa love life ninyo. Merong iba na depressed sa love life nila lang. Masaya to mga to sa love life nila. Ako bitter. Ako walay. Wala man lang love life. Ako, kahit may asawa na yan siguro, no? Ako, ito lang na pangasawa ko. Ganito, ganyan. Oh. Hindi ka pwedeng maging masaya. Magganon-ganon sila. Akala mo maging masaya ka. Parang pahiwalayin ko kayo. Mga ganun yung iba, you know? You know? Actually, hindi lahat ganyan mag-isip, pero may mga ganyan. Lalo na kung may third party, no? Lalo, yung mga ganyan, yung mga taong feeling mang himasok sa buhay ng iba. Ang kadalasan dyan may ano na, may disorder o may depekto sa utak. Yung mga ganyan, hindi lang problemado, hindi lang stress, hindi lang depressed. Iba dyan may mga disorder na talaga. Oh. Buti lang ako matino, mag-isip, na walang pakialam sa buhay ng iba, sa love life ng iba, sa happiness ng iba. Masaya pa sa happiness ng iba, na masaya yung ibang tao. Wow, parang iano pa kayo na masaya. Natutuong masaya. Hindi yung plastic lang. Kasi walang depictus utak. Pero may depictus utak. Ayun, yun na yun. Totoo, parang katotohanan lang po itong sinasabi ko.
So, sa mga mahilig dyan gumawa ng scheme sa happiness ng iba, sa pinaghirapan ng iba, magpatingin na po kayo sa psychologist. Alam nyo na meron ng pwedeng may disorder kayo, may problema sa pag-uutak, mga ganyan. So that may correct at baka maagapan pa no, sa mga ganyan. Yung mga mahilig mang harm, mang destroy ng happiness ng iba dahil sa inggit. Ibig sabihin, meron niyang disorder. Merong disorder. So yan, disorder or mental disorder of course. Merong problema sa pag-iisip yung mga ganyan tao. Or kailangan lang mag-meditate din patay. Kailangan baka sa pagsisimba, madala pa naman. Nasa tao kasi yan eh. Ibig sabihin yan, may depekto na talaga sa utak yung mga ganyan tao. No? Maaring sa dala ng sa environment nila. Ganyan. Kadalasan naman ang disorder galing sa environment yun eh. Sa mga experiences sa buhay eh. So, yan. Iba-iba yung disorder. Merong narcissistic na ayaw masapawan. Ang gusto siya yung pinakamataas. Yung mga ganon. Oh my gosh, madami yung ganyan guys. Narcissistic. Oh, so yan. Pero ang sa narcissistic lang naman, ano lang naman yan eh. Or an ego. May ego. Yan ang kadalasan sa mga narcissistic. Pride, ego, ganyan. Kapag mataas. Kumbaga, respect the boundaries of others. Yun lang. Sorry kung mga narcissistic na yan. Kung yung mga narcissistic, kung respetuhin mo yung boundaries nila. I think, hindi naman sila magagalit eh. So, yun ang problema kasi sa mga tao. Yung walang respeto sa kapwa nila, sa boundaries ng iba. Gustong panghimasukan, gustong mag-intrude sa buhay ng iba, gustong mag-control or mag-manipulate ng buhay ng iba, yun yung mga evil. No? So, ayan, medyo sensitive, medyo ano ito, pero alam ko, madalang lang matamaan ito, lalo na dun sa may disorder. Kasi, konti lang naman yan, sa tingin ko yung may mga ganyan. So, ayan, kasi mapang ano yan sila, mapanghalit na, kailangan nila talaga magpatingin na sa psychologist, kasi psychologist o psychiatrist, kasi buhay nila mismo sirain nila din or toxic sa lipunan yung mga ganyan, toxic because na out of control na sila sa isip nila, no? Hindi na nila makontrol ang isip nila eh. Yung mga ganun, yung mga taong yun. Hindi na pag nag-range sa galit, pagka ginalit, hindi yan disorder. Maybe it's one of sign of disorders, but yung pag ginalit or ginawa ng scheme nga naman, eh natural magagalit yung tao. Now, it's a natural human reaction, pero in disorder, yun yung mga taong madali, gumagawa ng mga schemes behind the back. Yun yung mga taong mapanghalit, mapang-harm. You know yung mga disorder na tao, mga traitor yan. Yung may mga disorder. Yun yung mga taong mahilig gumawa ng scheme. Yun yung mga taong furious. Furious. Pero kadalasan, mga harm talaga yung mga yan. Mga harm without, minsan without any reason. Dahil sa inggit din, no? Kadalasan. So yan. Ano ang dahilan para balance yung inyong relationship, para hindi na impluwensyahan siguro ng mga ibang tao. Kasi pag na-expose sa maraming tao yung inyong relationship, nandyan yung mga negativities from other people. Yung inggit nila, no? Makapag-attract ng mga furious, yung mga taong may disorder, mga ganyan. Yung mga taong
mapanghalit sa relationship ng iba. Parang yun na yung reaction nila, yung parang dahil sa rebellious sila, dahil they're not so blessed maybe sa love life, no? Lalo yung mga desperado na. May mga ganyan, guys. So, maybe yung iba affected din ng, yan, iba lang. Desperado yung iba. Desperado. Actually, hindi naman lahat ng desperado sa love life ay ganyan. Kaso lang, may mga disorder. Yan ang delikado dyan. Mabuti lang kung mga mabuting tao ang nakakaalam ng inyong relationship. Paano kung, di ba? They will think na hindi kayo bagay. Ay, mas bagay kami yung person niya. Ganon. Kasi may disorder nga eh. Sabi niya ganon. Hindi sila bagay. Ang pangit niya. Ganon. Ang dami lang yan, accusations sa'yo. Ganon. O sabi niya, ang dami lang makikita niya sa'yo na hindi maganda. Kahit yung nakikita niya sa sarili niya na hindi maganda at pangit, i-accuse niya sa'yo kasi may disorder. Pero madalang lang yung may mga ganyan, guys. Kaya be aware din. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit ayaw ng person mo na ilantad, no? Nalantaran yung inyong relationship kasi may mga bitter talaga, may mga ganyan. See? So, ano ang balak ng person mo towards you right now? Anong balak niya? Ano yung mga naisip niya na to be in a long-term relationship with you? To be in a serious relationship with you. Ang pwede mag-offer sa'yo na relationship na pang long term. Ganyan. Pero, hindi ganun ka mabilisan to. Yun ang balak niya. So, ano naman ang hinangad niya para sa inyong dalawa? Page of Swords. Ang maging mapagmatsyag kayo. Ang maging careful. Ang maging aware, ang maging curious, saan? Sa mga distractions, no? Pwede sa mga distractions. Ang maging aware kayo sa mga perils, sa mga tao. Yun na nga yun, kaya ayaw niya ipaalam sa iba. Ayaw niya. Malaman ng iba, hindi ibig sabihin niya na ikinakaya ka ng person mo or merong tinataguan or dapat taguan. Kundi, para maiwas yan sa perils, sa mga destructive na mga tao. Sa mga tao nga, sarili nga nila, dinidestroy na nila. Yung hindi na nila makontrol yung isip nila. Yung mga tao may mga disorder, mga ganyan. Okay lang yung mga taong matino ang utak. Ang focus yun sa buhay nila. Yung may mga disorder. Yung mga taong, alam nyo na yan, guys. No? Hindi kasi lahat ng tao ay matino. Minsan yung iba dahil sa pinagdaanan nila sa buhay nila. Kaya, alam nyo na. So, mas maganda na yung tahimik siguro kayo. Kumbaga, i-private nyo. Maging private yung inyong relationship. Para makaiwas sa yung katulad na nangyari in the past sa inyo, nan-destroy yung relationship nyo. Kumbaga, yung kikilos na kayo ng tahimik, na you will be together, tahimik lang. Hindi kailangan ipaglantaran, hindi kailangan na ipagsasabi. Ganon yung gusto na ng person may. Para tuloy-tuloy na balance yung relationship nyo. Na walang ups and downs. Yung ganyan. Para hindi siya masira. Para continuous at continue yung pag-grow. No?
Maging aware sa mga destructive na mga tao. Sa mga, ayun o, sa mga prosigudo, sa mga buo yung loob na sirain ulit yung inyong relationship. Ah, alam ba ng person mo na may mga taong prosigido at determinado na sirain yung love life niya o yung relationship ninyo? Actually, hindi. Yeah. Possible. Napagtanto niya yun. Naramdaman niya lang. Hindi sa alam niya, naramdaman niya lang, na feel niya lang with the high priestess na may mga ganyan, no? Naramdaman ng person mo or na feel niya, no? Na meron talagang tao na ganyan. So, ayan. Na gustong mang block. Ngayon ba, may tao ba nang bablock ng connection ninyo ng person mo? May tao ba nang bablock? Meron eh. Meron. Someone of fearless, risk taker, foolish, a fool. Meron, tao mismo, or maybe a family na, or sira yung pamilya niya, no? Wasak yung pamilya niya, pwedeng hindi masaya yung pamilya niya, o baka hiwalay sa pamilya. Ano to, may gusto sa isa sa inyo? Hindi daw. Ano to, may gusto sa, I mean, third party ba to? Third party? Hindi. Hindi siya third party. May gusto sa'yo itong person na to na gusto mong block ng connection ninyo ng person mo. Hindi siya third party. No, may gusto siya sa person mo. Yung gusto mong block ng connection ninyo ng person mo. Ayun. May gusto siya sa person mo. Sa person mo may gusto. Not, hindi sa'yo. Gusto niyang blockan. Sira din yung pamilya. Baka may dating pamilya yan. Iwalay siguro. Yeah. Kasi he or she feels komportable. Magaan yung loob niya sa person mo. Hindi naman siya third party. Possible na wala namang gusto yung person mo dyan. Wala bang gusto yung person mo dyan? Walang gusto yung person mo dyan sa person na yan. Nag-antay lang siya ng tamang panahon siguro na magustuhan siya ng person mo. So, anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Take action sa inyong love life. Show your emotion. Nung sa ganun ay magkabalikan kayo. Maging harmonious na yung relationship nyo. Na magkasundo na kayo. Na mawala na yung blockage between the two of you. Para magkagaana na kayo ng loob. Para kung sino man yung may mali sa inyo ay aminin na yung pagkakamali. Yung ganyan. Yun ang gusto niya sabihin sa iyo. Or gusto niya mag-take ng action sa iyo. Excited siya, positive siya. Na makapagsimula kayo ng relationship. At mahal ka niya. Mahal ka niya with the Queen of Cups. Magaan yung loob niya sa iyo. Malapit yung loob niya sa iyo. Pero ang sabi, hindi ka daw mahal, no? Pero yun ang sabi niya dito, mahal ka niya. May feeling siya sa'yo or kahit may care siya sa'yo. Kung hindi man ganun kamahal, may care siya sa'yo. There's affection here. There's feelings, okay? So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sigurado ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at ki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nagka-resonate sa reading na ito.